Nagkamap ako sa vlog na to kasi may nagtanong sa atin kung paano ba kami nagluluto dito sa bahay since wala silang nakitang kalan na naghuhugas tayo ng pinggan. So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung saan kami nagluluto. Part na rin ng vlog na to guys ay ang mga hacks kung paano tayo makakatipid ngayong panahon ng krisis. Magpatuloy sa video to guys, give us a thumbs up, don't forget to hit the subscribe button and share this video, at wag na wag natin kakalimutan guys na panoorin yung mga lumating videos kasi marami tayong mapupulot na mga kapakipakinabang na bagay doon. Kakakain mo lang ha. Yung mga nagtatanong guys kung paano kami nagluluto, eto ang sagot. Yan. So yan, yan ang ginagamit namin para nagluluto dito sa bahay kasi mula nung nalipat kami sa Lancaster, New City, minandate ko na huwag nang gagamit ng kahit anong apoy. Maliban lang kung walang kuryente. So ngayon, naka-induction cooker kami dito. Tapos kung walang kuryente, meron naman kaming butane na gas para lang makapagluto. Pero alternative lang yon. So mainly, ito talaga yung ginagamit namin. Mabilis makaluto, wala pang init. Walang init guys. Ang mainit lang syempre ito. Pero yung mismong lutuan ito, hindi siya mainit. At mabilis pa siyang uminit. And hindi din siya ganun kalakas sa kuryente kasi ito yung mainly ginagamit namin, wala nang iba. At ang kuryente namin minimal lang, hindi naman ganun kalaki yung kuryente namin. Kumbaga mas kung susumahin natin, mas efficient pa siya or mas matipid pa siya kung gagamit ka ng LPG. Kasi LPG guys, pabago-bago ng presyo. At the same time, mainit din. Tsaka mas risky dito sa bahay. So ngayon, magluluto mo tayo ng specialty ko. Iyan, manager. Wow! Itlog sa umaga. At magsasangal din tayo guys. Iyan. Pang breakfast natin. So guys, ang maganda dito, pag nilagay mo yung induction cooker, yung mga ganito kawali. Iyan. Mag-on siya. Kapag tinanggal mo guys, automatic siya nag-off. O nga pala guys, yung mga gantong induction cooker, hindi pwede yung basta-basta kawali, basta-basta kaldero. Mura lang siya guys, yung mismong unit guys, wala pa siyang 2,000. Tapos yung mga induction cookingware naman, yun ang medyo may presyo kasi meron siyang magnet sa ilalim or yung bakal na nagko-connect dito sa induction cooker para tuloy-tuloy yung cooking process. So yun, luto naman tayo guys. Guys, as part of a quarantine period natin, dapat wala tayong masasayang na pagkain. So yung mga baho-baho natin dyan ang kanin, namin dapat isinasahag natin yan. At yun ang gagawin natin ngayon. Can you be my, ano, my cameraman? Alright, hold on. Okay. Rocket is always biting me still because of my sleeper. Still the rocket to be. Yeah, so ngayon guys, ilalagin natin to. Hindi, bubuksan mo natin yung ating lutuan. Yung ating lutuan. Yan. Okay. Buksan din natin to. Natin. Ay, hindi nasaksa. Exhaust pa natin. Exhaust. Talaga namang bibong-bibo ang ating cameraman. Daddy. What? Use the knife instead. That what will do. That's okay. I said I was trying to okay. Look. Yeah, go. Yeah. Yan. Tapos talaga natin guys yung... Rice. Guys, itong rice na ito, nilagyan ko na ng konting salt para naman may konting alat. Okay? Now put the salt. Meron na yung salt. Ah, okay. Okay. Okay ba?
Of course it is good. Are you hungry? Apo. Gutom na daw siya. So, leave natin siya ng mga ilang segundo. Mamaya na din tayo kumain. Guys, may atira tayong ulam kahapon, hotdog tsaka konting chicken. Yan. So, ang gagawin natin ngayon para makatipid tayo, ihahalo natin siya sa fried rice natin. Yan. Kita nyo naman, guys. Hiwa pa lang, pang-expert na. Yan ha. Sa mga subscribers natin, sana maging inspiration tong video na to para makatipid tayo ngayong panahon ng pagiging quarantined natin. At wag na wag tayong magtatapon ng mga pagkain, guys, at napakahirap ng buhay ngayong mga panahon na ito. Yan. Oops, muntik na ako mahiwa. Yan, make sure lang, guys, na hindi nyo hihiwain ang inyong mga daliri para hindi na rin masama sa ulam. Yan. Hanggat maaari, guys, seriously speaking, hanggat maaari, kung kaya naman natin, guys, na zero waste, lalo sa pagkain, mas maganda. Huwag tayong magluto ng masyadong marami. Huwag tayong magluto o bumili ng mga pagkain na hindi naman natin kailangan. And of course, guys, make sure na pagbibili tayo ng mga pagkain, lalo na yung mga instant na pagkain, make sure lang, guys, na ano, titingnan natin yung expiry date. Kasi, alam mo na, mas madali mag-expire, mas madali masasayang. Paano pag na-expire yung pagkain natin, tapos hindi natin na-consume? Sayang naman, di ba, guys? Sa mga susunod na vlogs natin, guys, kasi meron pa tayong mga stock dito sa bahay, isasama natin sa vlogs natin, guys, yung pagbili natin ng mga kailangan natin sa grocery. Since nakuha natin yung quarantine pass natin kahapon, meron pa naman tayong mga supplies ngayon, so hindi pa tayo natin kailangan lumabas. Pag kailangan natin lumabas, guys, iba-vlog natin yun. Papakita ko sa inyo ang sitwasyon ng Lancaster, New City, lalo na yung mga kailangan puntahan natin, like yung mga shopwise, yung mga tindahan ng gamot. Iba-vlog natin yun sa mga susunod na araw. Pero for now, dito muna tayo sa loob ng bahay kasi mahirap na lumabas. So ngayon, guys, ilalagay na natin to dun sa ating fried rice. Dito. Zero waste tayo dapat, guys. So guys, kapag gaganito, kapag induction yung cooker nyo, hindi mainit yung pakiramdam. As in, parang hindi yung parang nakatapat ka sa apoy. Pero magkataka, guys, naluluto yung pagkain. Parang merong homemade na rice in a box, manager. So, milk for Eon, guys. Masunod na time, guys, ang kinakain ni Eon sa umaga ay mga cereal. Pero this time, rice tayo, guys. Guys, magbe-breakfast muna na kami nitong batang to. Say hi naman! Hi! Smash the like button! Ano ko? Tiran mo ako, no? It'll be very tasty! Come on! Ano tayo? I'll just get the half.
Ano tayo? As part of this vlog, shout out to Miss Mylene Bergado. Miss Mylene, ako naman ay shout out mo sa susunod kasi hindi ko pa nararanasan mga shout out. Shout out to Mr. Chris Macha. Sir Chris, maraming maraming salamat sa iyo. At good luck sir sa darating na inspection ng bahay mo sa Westwood 7. Shout out na rin sa lahat na taga Pasay, sa Dolores Pasay, sa Hidalgo Street. Taga dyan ako before. Shout out sa inyo lahat at mag-iingat tayo palagi. Dito naman ang tataposin itong video na to guys. At sana nagustuhan nyo itong vlog na to, kahit medyo comedy-comedy. Kahit maikli lang, sana may nakuha kayong inspirasyon sa video na to. So, paano guys? Ingat tayo palagi at huwag tayo lalabas ng bahay. Maraming maraming salamat sa inyo lahat at hanggang sa muli. Bye for now!